Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konami. Today I'm going to do a video reading for Gemini. This is going to be your general forecast regarding money and love for both for Gemini singles and Gemini in a relationship. And again, this is a general forecast, so kung hindi po siya nagre-resonate, please do not take the message. And ano pa ba? For personal readings, again, it's a paid personal reading. Nandyan po sa description box yung Facebook page link ko. Dyan sa baba po ng video, show more, just click show more. Andyan po yung ano, Facebook page link ko. Just send me a private message and we'll talk. Tapos, ano pa ba? Pagkatapos ko po nito, ayan, sun card lumabas. Let's see kung babalik siya mamaya. Pagkatapos ko po nito, ang susunod na lang is Cancer and Leo. Then I'm going to concentrate on choose a number readings. So if may suggestions po kayo for choose a number readings na topic na sa tingin nyo maraming makaka-relate, mas maganda, please comment down below. And also, ano pa nga ba yung sasabihin ko? Yung free readings na pinapromise ko, I'm going to do a separate video for the announcement. Yung parang announcement lang para pagka choose a number readings and per zodiac, ano na, doon na lang tayo magkoconcentrate. Okay? So, let's proceed now. By the way, Gemini, this is going to be the deck that will represent you. And mamaya sa mga in a relationship na Geminis, ito magre-represent kay partner mo. And if I need any clarifications, dito rin ako hihingi. Okay, so let's proceed now for Gemini's money forecast. Any messages, please, regarding money for Gemini, July 2019? Oops. Let's see. Gemini, may nag-promise ng assistance, hindi matutupad. May ibang emergency na kailangan niyang unahin. And pwede rin ikaw to na dahil nga walang assistance, or naghahanap ka pa ng assistance, wala kang confidence dun sa gusto mong simulan or gusto mong gawin to improve your finances. And now, what you need to do about this? Five of Cups. Sad man na hindi natupad yung promise, hindi natupad yung assistance. There is something na magko-compensate sa situation. Let's clarify kung ano yun. So parang, yes, hindi nakuha, pero ano to? Bakit Seven of Swords? Ah, okay. So, there is a possibility na yes, hindi natupad. Pero mabuti na lang hindi natupad kasi merong something na hindi dinidisclose sa'yo. Siguro may monkey business na kung natuloy yun, sana damay ka. Or kung natuloy yun, baka isa ka sa maging salarin. Hopefully, hindi yun. Pero yun yung nakikita ko. Seven of Swords, swindler, thieving, and something na hindi dinidisclose. So parang, huwag ka na malungkot if hindi natupad. Kasi, ano, may alam ka pang, may hindi ka pa nalalaman sa situation na mabuti na lang, parang blessing in disguise. Kumbaga, na hindi natuloy, hindi ka nakakuha ng assistance from that person. So parang, siguro kung natuloy yun, mas malaki ang perwisyo. Imbis, tutulungan ka sana. So let's see. If you're going to do just that, yung ano na lang, tanggapin na lang and move on. And look for other options kasi clearly meron namang ibang compensation pagka Five of Cups reversed. Ang magiging result is Ten of Pentacles reversed. Ito yung ano, may pera, may balik, or may result ang gusto mong simulan.
Pero it's not as huge as expected. It's not something na maglalast. Kasi Ten of Pentacles is about legacy eh. Pagka upright. Ito yung pwede mo pamana sa anak mo, sa apo mo, sa apo ng apo ng apo mo. Pero reversed siya. So pwedeng magwo-work for the meantime, pero not necessarily tatagal. Pero at least for now, merong balik, merong kang gain, may napapala ka. So there. That's for you, Gemini. And if you like the part of the video, please like, share, comment, and subscribe. Just a Okay, now for Gemini singles. Any messages, please, regarding love for Gemini singles? Okay, this card wants to come up. Death reversed. So, mukhang hindi pa matatapos ang pagiging single mo, Gemini. Or pwede ring... Wala, yun lang yung naisip ko. Ano? I would like to pull up a clarifier kung ano itong hindi matatapos. Can you please clarify that? Okay, hey. Ano yung alin dito? Sige, itong tatlo na lang. Okay. Merong love offer. Pwedeng ikaw ang inofferan, pwedeng ikaw ang mag-o-offer. Pero hindi ka makakapag-proceed kasi hindi mo alam kung ano ba, fling lang ba to o commitment na. Tapos may possibility rin na malaman ng love pros or romantic prospect mo na hindi ka ganun ka-devoted. Kaya hindi mamamatay ang pagiging single mo. So that's the energy. Now what you need to do is Three of Pentacles. So parang walain mo na sa isip mo kung ano man yung gumugulo o yung parang pumipigil sa iyo to come into a relationship. Three of Pentacles is yung physical na third party. Pwedeng tao, pwedeng bagay, pwedeng situation like work, family, obligations, and school, or trainings, or travel plans, relocation plans. So, maybe kaya hindi ka nakakapag-decide kasi or hindi ka nakakapag-decide, hindi ka nakaka hindi kasi hindi ka magko-commit kasi yun nga. May something na kailangan mong tutukang iba at ayaw mong mag-juggle. So, can you please clarify kung ano ba tong Three of Pentacles for Gemini? Okay. Ten of Swords upright. So, ano to? Broken-hearted? Backstabbing on Ten of Swords. So, yun, maybe hindi ka ayaw mo ng commitment mo na siguro fling-fling lang siguro. Pero since may Ace of Pentacles na, maybe this is something na ano eh. Parang gusto mo na talaga sana commitment, pero broken-hearted ka. So, parang huwag mo munang pasukin yung relationship na to kung hindi ka rin naman magko-commit. Knight of Wands reversed. And para wala na rin masaktan. Yun. Kasi binackstab ka na, so huwag mo nang gawin sa iba. Kumbaga, yung papasok ka ng relationship, di ka naman pala magko-commit. Kasi may High Priestess reversed ka. So pwedeng si partner or si romantic prospect mo to na maiinis. Ba't nagpapakyut, hindi naman pala magko-commit. Ganon. So, if you're going to do just that, ang magiging result is Two of Cups reversed. So, may tampuhan, may pagkakahiwalay, may pagkakalayo ng loob. Pero ang maganda sa Two of Cups reversed is hindi siya permanente. Minor card lang siya. Unlike Lovers reversed, parang yan, ano na, hindi basta-basta na nawawalang energy. Two of Cups, mahihilot mo pa, kumbaga. So there. That's for you, Gemini. And if you like the part of the video, please like, share, comment, and subscribe. Now, for the people, I mean Gemini, in a relationship, any messages, please, regarding love for Geminis in a relationship for July 2019. So maybe issue pa to nung June. Tapos magpapatuloy by July. Let's see. Any messages, please, regarding love for
Gemini's in a relationship for July 2019. Okay. Now, si partner mo, Gemini, indecisive. Let's clarify, ano tong hindi niya napag... Ay, ano tong hindi niya kayang pagdesisyonan ngayon? The Magician. So, meron siyang gusto for the relationship na hindi niya alam kung gusto niya ipagpatuloy or not. And on your part naman, Nine of Swords, meron kang anxiety na baka wala kang mangyari. So, ano tong kinakatakutan mo, Gemini? Ano tong anxious ka about? Justice. Tapos siya may two of swords. Tapos ikaw balance. So, ano to? Natatakot kang maging unfair sa'yo si partner mo, Gemini? Meron siyang hindi mapagdesisyonan kasi ayaw niyang masaktan ka, or maybe you think na magiging unfair siya sa'yo. Natatakot ka sa magiging desisyon niya, baka maging unfair sa'yo. Let's see kung ano iniisip ni partner. It's Hanged Man Upright. So, ito yung ano, yung kay Celine Dion na nakanta. When you're ready to go. Ano yan? When you're ready to go. Then your heart's left in doubt. Kumbaga, eto na, naiisip mo na kaya nang gawin ni, ano, si partner na parang finally, hindi na siya nakabitay. He can stand on his, ano, foot in this case. So, parang kung ano yung na-realize niya nung hindi pa niya kayang gawin yung gusto niyang gawin, finally, magagawa na niya. Pero yun nga. When you're ready to go na siya, hindi na siya nakabitay, diba? Your heart's left in doubt. Parang pag nung ganun ka pa, pag ako nakawala dito, ito gagawin ko niyan. Pero nung nakawala na, tutuloy ko pa. So in this case, maybe Gemini ang nasesense ko dito, maybe dati nung wala pang magawa si partner sa buhay niya, meron siyang mga hindi kayang gawin. Ikaw yung nandyan. Tapos ngayong okay na siya. Maybe kinakatakutan mo partner na ay kinakatakutan mo Gemini na hindi ikaw ang piliin ni partner. Or iwan ka ni partner. Correct. Pakisagot sa comments kung correct ba. Now, ang state of mind mo kung siya ano niya, parang gusto na niyang gawin pero may indecision pa. Ang sa'yo naman, iniisip mo pa rin. More on overthinking ka ngayon, Gemini. I was about to say Pisces. So, maybe Pisces ang involved sa decision mo. So, let me see. Ano naman ang gagawin nyo regarding this? Si partner is lovers reversed. So, parang, ano, kung ano man ang gagawin niya, hindi yun yung nakakabuti sa relationship. And yun, argument. Five of Swords. Yung parang, how could you do this to me? Yung ganong, ano, linya. So maybe hindi ka niya pipiliin. Let's see, ano namang magiging resulta nito. On his part, yun, magiging inconsiderate siya. Yung parang, ikaw yung nandun dati, pero ngayon di ka na kailangan, dispatcha ka na, ganun. Tapos, ang gagawin mo naman is, yun ang maganda sa Gemini. Ayaw mo, di wag, sisimula ko ng iba, ulit. Yun ang gusto ko sa Gemini, kasi ako, ano ako eh, lalo na pagka sa emotions, Scorpio yung moon ko. So, pagka ako ni-reject, emo todo. Minsan, taas kilay lang, walang reaction, pero pag ako nakagante, manda ka sa akin. And, yung parang ano rin, hindi ako ganun kabilis mag-move on. Pero, ang Ace of Pentacles kasi,
on your part, Gemini, which is good, is now you know na hindi ka niya kinoconsider as someone na important or someone na vital sa next niyang step. Kung mag-asawa kayo, maybe ito yung napag-usapan niyo na to dati na ganito gagawin niyo, pero last minute iba yung ginawa niya. So parang ikaw, Gemini, nagte-take note ka na if babalik sa ganitong situation, might as well make your own. Parang ganun. Eh, baka mamaya mangyari uli yung dati na ano, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman yun sa, ano, hindi naman yun sa tawag nito, yung nagiging mapagtanim ka, Gemini, pero praktikalan na lang. Anong nangyari na dati, baka mangyari ulit, so bakit mo pa isusugal? Diba? So, etong maganda dito, simula ka ulit. And alas eh, so mag-isa ka lang. So, parang okay, hindi ako ang option dito, hindi ako importante sa situation na to, which I think sana pinaalam mo man lang, parang ganun. Then okay, simula ako ng iba. Yung wala ka, parang ganun. Okay, so, ang magandang gawin ni partner is, look back. Lalo na kung ikaw lang naman talaga yung nandun dati. Look back. Yun ang ano niya. Ang kailangan niyang tutukan, ang kailangan niyang isipin yung burdens na nangyari dati. Connection dito sa nangyari dati na parang ano. Siguro isa ka sa tumulong dito sa burdens na to. Tapos all of a sudden, di ka na needed. Tapos ang kailangang gawin ni partner is 3 of Wands. Inquire, baka meron pang ibang option na hindi na kailangang mamili. Or look for something else, look for something new. Another option, another choice kumbaga. Kasi baka meron namang pwedeng, ano, hindi ka, meron namang option na hindi ka pwede, hindi ka na niya pwedeng iwan sa ere, Gemini. So, on your part naman, ang advice, ayun, tumalon, excited siya. 2 of Swords. So, parang, kung siya, kailangan niyang tutukan yung nakaraan. Kung ano nangyari dati. Ikaw naman, mag-decide ka na. If gusto mo pang, ano, gusto mo pang makipag-ugnayan sa taong to regarding this project, regarding this goal, then push. If hindi, then don't. And ang kailangan mong tandaan, Queen of Wands, yung lack of confidence na binigay niya sa'yo kasi nga hindi mo inaasahan yung decisions niya. And kailangan mong gawin 7 of Pentacles. Yun, parang to start this Ace of Pentacles, kung para malaman mo kung anong magandang simulang gawin mo na mag-isa or na hindi na siya included, maybe you need to check out kung ano bang options na andyan sa paligid. O yung parang if masimulan mo to, kung ano man itong gusto mong simulan without this person, without your partner, parang hintay mo, dun, yun na lang ang tutukan mo. Hintay mo magka-resulta. And if you're going to do just that, oh, you don't have to deal with yung mga hidden na mga tactics. Hindi ka na magde-deal ng ano, hindi mo na kailangang yung ano, Nine of Swords. Hindi mo na kailangang mag-worry dun sa mga discarding hindi mo alam, sa mga decisions na hindi mo inaasahan. And on, bakit naka-affect to? And your partner's, ano, part, 5 of Wands. Ito yung ano, parang, ang magiging resulta sa kanya is magiging mas challenging kasi, ano, tawag nito? Dali. Can you clarify the 5 of Wands? Anong magiging challenge yun sa kanya? Okay.
magiging challenging yung paglayo mo sa kanya, especially yung pagiging distant mo sa kanya emotionally. So if this is business, siguro Gemini, you have to concentrate na lang sa practicality ng decision niya versus dun sa sa nafe-feel mo about sa decision niya. Kasi baka mas practical naman talagang huwag ka nang isali. So huwag mo nang haluan ng personala na the sentiments, kumbaga. So there. That's for you, Gemini. And if you like that part of the video, please like, share, comment, and subscribe. And again, for personal readings, and I mean paid personal readings, just click on show more. Dyan sa baba ng video, nandyan po sa description box. Yung Facebook page link ko. And then I will proceed na po kay Cancer. And that'll be all. Thank you so much for watching and have a nice one.